Hi guys, thank you for watching. Mahilig ba kayo mag-online shopping? So, minsan, curious talaga ako kasi ang daming napakamura sa online. Isa nga rito, naging curious ako sa pagbili ng online smartwatch or health watch. Kasi ang mura-mura niya. At ang ganda pa sa picture. Nabili ko lang siya more or less 300 pesos including shipping sa Shopee. So sabi ko, ang mura naman itong smartwatch ito. Sa halagang more or less 300 pesos, meron ka ng smartwatch. Touchscreen. AP. Ito ang nabili ko. WAT-A6. So, sa box niya makapal eh. So, ito mga Chinese brand to eh. Mga Chinese watches. Hindi ko lang sure kung talagang registered name to eh. Pero parang napaka-generic niya eh. So, ito siya. Oh. Ito yung kanyang specs na nakalagay. Pero I doubt na totoo lahat ng mga specs na to. Actually, hindi na to unboxing. Kasi ginamit ko na to. Nung ginamit ko, okay pa naman siya. Pero after a few months, sira na siya kaagad. So, mura lang naman siya, 300. Pero talaga bang ganun? Kapag bumili ka ng more or less mga 300 na smartwatch, i-expect mo na after a few months, eh sira na siya kaagad. Buti pa sana, hindi na lang ako bumili. 300 din yun, sayang din. So, after a few months, ito na siya. So, ginamit ko siya. So, see, ito na siya ngayon. So, ito kasama niya sa box. Meron siyang clip na charger. So, ito, napakahirap din gamitin to kasi kailangan talagang nakatapat dito. So, hanggat maaari, ang bilhin nyo yung mga magnetic type or yung parang naka-case siya. Mahirap gamitin to. Kasi talaga kailangan eksakto roon sa holes na copper. Ayan o. Oh. Yung copper grounds na yan o. Oh. Kailangan naka-eksakto siya. So, meron siyang manual na napakaliit din. Na in Chinese. Ayan. So, ito yung kanyang ano, covered. Natatanggalin nyo, ipipil nyo na plastic. So, ito yung kanyang manual. Meron siyang English. Tsaka Chinese. Ayan. Napaka-generic ito. Mura lang siya, pero sandali lang, mga 3 months or 4 months, wala na, sira na siya. Tapos napansin ko, oh, napabakbak yung paint niya. Baka sa halip na health watch to, hazardous pa sa health nyo kasi baka ma-inhale nyo yan or makain nyo. Hindi natin alam kung anong klaseng toxic ang meron dyan eh. Diba? Yung lead content. Hindi naman natin matetest yung lead content niyan. So, ina-advise ko rin na pagbibili kayo ng mga generic na mumurahin ng mga Chinese brands, mag-ingat kayo lalo na kung ibibigay nyo sa mga bata. Kasi baka mamaya, toxic ang ginamit dyang material eh. Yung ano niya, yung bracelet niya, yung band, okay naman siya eh. Silicone. Malambot siya, tsaka masarap sa ano. Masarap. Yung watch lang niya, ito mismo. Nababakbak siya oh. Pansinin niyo yung color niya, nababakbak siya. So naisip ko baka mamaya hazardous na to sa health kasi hindi natin alam kung anong chemicals, baka mataas ang lead content. So i-open natin siya, mapakita ko sa inyo kung ano nangyari after a few months. So yun siya, oh, nagkaroon siya ng lines doon sa LCD niya. Oh. Tapos napansin ko rin dito, ano na siya? Mabilis na siya maloba. Ayan siya. Meron siya mga lines. Tapos, doon sa picture, yung picture noong binilyan ko, mapapansin ko, ito yun eh, yung nasa box at saka talaga nasa picture, iba siya doon sa app na ginamit dito. Iba yung app doon sa actual picture na pagka naka-advertise doon sa online or yung bibilin mo, iba siya. So, generic siya. So, yun siya. Tapos yung ano, yung battery niya ngayon, ano na lang, siguro mga between 1 to 2 hours, mag-off na siya. Lobat na siya kaagad.
So kung meron naman, meron isa kasing ano rito eh, sleep monitoring. So huwag mo nang asahan na aabot ka ng overnight ng 8 hours kasi nga maano kaagad siya, maubos kaagad yung battery. So yun siya. Nagpa-function pa naman siya actually. Kaya lang yung battery niya mabilis na siya maubos tapos nagkaroon siya ng damage dito sa LCD. May mga lines na siya. Ayun, may mga lines siya ako nakikita niyo. May lines siya. Nagkaroon siya ng lines. Yung lahat ng functions gumagana. Yun lang dalawang yun. Tsaka ito, nababakbak. Kaya sa mga bata, sa tingin ko, ingat-ingat kayo sa pagbigay ng mga ganyan. Kasi hindi natin alam kung anong klaseng toxic material ang ginamit nila. So, nag-work pa naman siya. Oh. Ayan yung, ano niya, yung sensor sa heart. Tapos, meron siyang blood pressure. Nag-work din siya. At oxygen. And okay pa naman siya. Yun lang, nagkaroon siya ng stripes tapos mga more than an hour na lang yung battery niya, mamatay na siya. Recharge pa naman siya. So yun, ang more or less, ang bili ko rito, 300 pesos. Sana, kung ako natanungin nyo, hindi ko naman kasi nasabi kung talagang gusto nyo ng ganito sa worth na 300 pesos. Pero sana, kung ako uli ang bibili, bibili na ako ng medyo mahal ng konti. Yun ang maayos naman ng konti, ang quality. At magtatagal naman din. Ang software pala na ginamit dito, ang app dito sa counterpart sa phone nyo, kung yun ang ginagamit nyo, Lefone. Yun ang kanyang generic na app para dito sa smartwatch na ito. So yun siya. Actually, magagamit ko pa rito yung bracelet eh. Sa mga iba kong smartwatch, pwede mong gamitin. 20 millimeter ang size niya. So, magagamit mo yung bracelet, okay pa naman siya. Ito lang. Yan. So, okay pa siya. Meron lang mga stripes. Yan. So, yan. Yung version niya. So, ang advice, kung gusto niyo ng advice ko, huwag nyo na i-sacrifice yung pera nyo sa mga sobrang cheap na bagay sa online. Kasi talagang makukuha nyo, hindi kayo naka-bargain. Makukuha nyo talagang cheap product na ganito. Tapos kung sobrang cheap din ng product, tapos wala siyang maayos na brand, ingatan nyo rin sa pagbigay sa mga bata. Kasi hindi tayo sure, galing sa China, hindi tayo sure na ito talaga ay nag-pass sa mga quality, sa mga health concerns ng mga tao. So guys, yun lang. Thank you for watching again. Sana mag-subscribe kayo kung nagustuhan nyo. I-like nyo itong video. So, thank you. God bless. Bye.